How was your experience in Dubai? Ang tagal ko rin hindi nakabalik uli sa Dubai. And after a long time, nagkita-kita rin with the family na nanandito with other friends na nakastay na dito sa Dubai. We had a show at Perjaman. It was so fun dahil nakikita mo yung mainit na pagtanggap sa amin ng mga Filipinos. Kakaiba yung crowd. Like, nandun yung pagkasabik nila sa OPM. They were really fun. Talagang pumaparty yung mga OFWs natin. At ayun, ang saya ng crowd. Ano yung mga hindi mo makakalimutang experience? Nag-birthday dito yung asawa ko. Masaya dahil kita niya yung sister niya na nandito, na nurse dito sa Abu Dhabi naman, dito sa UAE. And yung cousins niya, actually, kung saan kami nag-check-in na hotel, dun din sila nag-check-in para lang mag-meet up. And then, yun lang. It was really fun lang. Gathering lang. As in, parang reunion lang yung nangyari. Bigyan lang natin sila ng brief background, yes, no? So, you're half Lebanese and half Filipino. And you grew up in Kuwait. How was it like growing up in Kuwait and then eventually staying in the Philippines? Actually, Miss Tony, nandun kami even during the Gulf War. Kasi we actually received war claims from the United Nations dahil during the Gulf War, isa kami sa mga bahay na pinasok ng mga Iraqi soldiers during the Gulf War. And after that, isa kami rin sa mga nag-land travel from Kuwait to Iraq to Saudi to Jordan to Syria, Lebanon, ganun yung mga experiences. And growing up in Kuwait, it's different kasi Kuwait is a small country. Lahat ng tao doon magkakakilala. So lahat ng Filipinos doon magkakakilala. Meron kaming tawag doon FCC, Filipino Cultural Club. I was part of it. Actually, bago ko umarte talaga sa lahat ng to, umaarte muna ako doon. Meron kaming stage play, we do zarzuelas, Filipino community doon sobrang active. Even while you were in Kuwait, talagang in touch ka na rin din sa Filipino culture, sa Filipino side. Sinasama nila ako sa performances. Every Independence Day ng Philippines, we perform in front of the Prince of Kuwait. And then we perform in front of the royal family ng zarzuela. It's yung papakita namin yung history ng Philippines. And then, ayun, sinasama nila ako doon, kumakanta ako. And I think doon ko rin na-practice yung acting skills ko, yung singing skills, ganon. Through those mga activities ng mga Filipino Cultural Club sa Kuwait. Yung sa Kuwait, anong bata ka, very strict. Yes, syempre, yung mga damit, you can't wear short shorts, sleeveless. May mga ganong restrictions in yung mga hindi ka aya-aya makita in public. It's a place for family. So, kung may family kayo, hindi kayo kailangan mag-worry kasi yung TV mismo nila, naka-monitor, naka-screen. So, yung mga bata, walang mapapanood na kung ano-ano. I think it's also safe for kids and it's also healthy for kids na to grow up in Kuwait. Kasi sa na-experience ko, like, it's really healthy. As a parent kasi, like, ngayon, ang hirap ng internet ngayon sa Philippines eh. Lahat open. Ang hirap i-restrict, ang hirap ganito, ganyan-ganyan. And yung katulad ng country ng Kuwait, meron silang restrictions when it comes to yung mga pag-view ng internet streaming sa mga kids. And I wish siya na yung ganon ma-implement din naman nila sa Philippines. Ilang taon ka nung nag-move kayo to the Philippines? 12? 13? Then, starstruck, 14. Ah, 14 ka lang pala, no? Starstruck was 14 years old ako. Hindi ka ba na-culture shock nung nag-Manila ka? Na-culture shock ako kasi in Kuwait, yung mga kids doon were very outspoken. Parang masyado kaming competitive, palaban, we're outspoken, we speak our minds, ganyan-ganyan. And nung dumating ako sa Philippines, nung nag-high school ako, nabully ako. Yeah, nabully ako nung high school. Like, bully? Like how? Like bullied. Like, may mga girls na pumupunta sa classroom, sinusugod ako, tingin mo maganda ka, ganyan-ganyan. Tapos, tinutulak-tulak ako, sinasabunutan ako, nakikipag-away ako sa corridor. As in, lala. As in,
Bully talaga. As in, because you were new in school. Because I was new in school and I speak my mind and I was so competitive. I was in Glicera during that time. Siyempre galing ako sa ibang bansa and I'm used to it and ganito, ganyan, ganyan. Tapos sabihin nila, arte-arte mo, English ka ng English, ganyan, ganyan. Tapos dumating sa point na lahat-lahat ng sasalihan ko pag nananalo ako, magagalit sila or something like that. So how did you handle that? Honestly, nakakapagod siya. Hindi siya nakakatuwa. Hindi ko nagustuhan yung high school experience ko. First year and second year high school. It was malala. Ay, hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto yung na-experience ko ng high school. Kasi I was really bullied in high school. Did you tell anyone? Yes. Lagi akong nasa principal's office. Mom ko nandun sa school. Lagi akong nagko-complain about it. Pati hanggang CR, they write things about me. Minsan yung lipstick lalagay nila sa mirror, minumura nila ako doon, pentel pens sa walls. They do that. Like, ginawa nila sa akin yun. And I experienced all of that. Dahil being a newbie in school, and I think dahil iba lang yung personality ko during that time. Paano mo nalampasan yun, Yasmin? I got into starstruck. Nag-artista ako, diba? And then, nung nag-artista ako, yun ulit, hindi pa rin nila makuha yung ugali ko. Like, I was really competitive. Lagi akong binovote out because of my personality na I think masyado siyang naging, dahil growing up in the Middle East, masyado siyang strong for other kids na parang, oh, masyado siyang, competitive to, ganyan. Masyadong competition to, ganyan. Sa Middle East kasi ganun talaga yung kids, they really speak their minds. Like, di sila yung parang, uy, nakakahiya, ganyan, walang ganun. Tinry ko na rin mag-adjust. Nag-adjust na rin ako sa Philippines. Paano ba yung sa Philippine culture, ganun pala yun, kailangan pala yung parang nahihiya-hiya, ganito. Minsan, magpanggap ka na lang, nahihiya ka, ganun, or something. Eventually, na-adjust ko na rin naman kung paano nga ba makitungo sa iba. It's really an issue, and lalo na ngayon, kasi because of social media, hindi man bullying na ganun, there are other forms of bullying. How do you make sure that your daughter won't encounter actually, that? My daughter, she actually experienced bullying. Masakit, kasi yung anak mo, nagaganon. Pero, sabi ko sa anak ko, kung hindi mo naman din talaga mapipleasean lahat ng tao, kung ayaw sa'yo ng tao, ayaw sa'yo ng tao, kung gusto niya sa'yo, di gusto niya sa'yo. How are you as a parent? I think ako yung medyo balance. I'm not that strict. If I need to be strict, then I'll be strict. Pero mas strict kasi si Daddy. So, okay. Mas strict si Ray. So, I try to balance it kasi gusto ko yung anak ko nagkakwento siya sa akin ng lahat. So, it's really important that my daughter trusts me when it comes to information and she communicates with me a lot of things. At hindi siya nagtatago sa akin. So, I try to balance a lot of things. I can't be so strict. Kasi if you become so strict, at ang dami-daming bawal na lang, lahat no, 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 wala na. Like, lalayo sa'yo ang anak mo. At matututo siyang magtago. Saka kailangan mong maging understanding sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan sarado yung utak mo na, uy, ano mga bata talaga ngayon? Ganto ganyan, blah, blah, blah. Pinagdaanan din natin yan. And you have to adjust din, no? In a way. And you have to speak their language. Yes, yes. For example, si Ayesha, when it comes to gaming, ako mismo gamer din. So, I tell her, okay, not this game, but this game will be okay. Like, I play this game, pero not this game. Okay, G ako dito sa game na to, pero i-off mo yung volume. Okay, play tayo habang nasa work ako. Minsan makikita ko, nag-invite yan mag-game. So, sige, G. Ganon lang naman. Bonding. You've been a kapuso since you started showbiz. Hindi ka ba na-temp lumipat or hindi ka ba nagbalak lumipat? There were offers. Right after actually Starstruck. Nung natapos yung Starstruck. But wala naman din akong nakikitang dahilan kung bakit ako kailangan umalis. Dahil maayos naman yung pag-aalaga sa akin ng home network ko. And yung mga nanay-nanayans ko in this network, maayos naman yung pagmamahal nila sa akin and maayos naman ang lahat. So, wala naman ako nakikitang dahilan kung bakit kailangan ko pang lumipat. Yun. Ano pa yung mga ibang roles na gusto mong kampanan? Ako po, gusto ko po talaga maging sundalo o police. Yun yung mga hindi ko pa nagagampanan ang mga roles.
Gusto ko yung mga makabuluhan, yung tipong may mga natutulungan, gano'n. Mm-hmm. Yun po yung mga rules na gusto ko magampanan pa. What lessons have you learned from your personal story and your personal journey? When you're at the moment of your issues or your problems, kala mo sobrang laki. Pero actually, pag lumipas yung panahon, ang liit lang pala. So akala mo, at that moment, sobrang big niya. Pero pagdating ng how many years, pagtatawanan mo na lang pala siya, tapos sasabihin mo, ay, kaya ko pala yung mga pagsubok na yun. So, don't worry so much kapag may pagsubok ang pinagdadaanan. Kasi God doesn't give you any challenges na hindi mo kaya in life. Dahil bibigay niya yun sa'yo para i-test ka dahil kaya mo yan. Yun. Hindi kanya bibigyan na hindi mo kaya.